Travelers, welcome back to another episode of Sagot sa iyong Katanungan, Aking Mga Kabayan. You are watching Jimmy Aris Talk TV, kung saan dinadalhan ko po kayo ng mga travel updates, guidelines, and tips. Kayo din po, we will be having very soon videos about lifestyle, career, business, at buhay, OFW. So what are you waiting for? Click that subscribe button at notification bell so that you'll be updated every time meron po tayong bagong video. And sa lahat po ng ating mga subscribers, welcome back! Para po sa ating unang katanungan mula kay Juanita Mariano, sabi niya, Madam, pwede po bang maintenance medicine for 6 months sa carry-on baggage traveling to Canada under palpo? Hi Juanita, kamusta na? Now, when it comes to maintenance medicine, ayan ba ay kumbaga mga tablets, kumbaga dry medicine, o meron ka din liquid medicine? Most of the time, airlines, including PAL, they allow naman na magdala tayo ng medicine natin. Basta siguraduhin mo lang, dala mo rin yung prescription na good for the duration of the flight sa ating carry-on baggage. Ngayon, kung decided ka na halimbawa, ang iyong mga medicines ay wala namang liquid, lahat ito dry, and you prefer for your peace of mind na dalhin ito sa carry-on baggage mo, maari naman yun basta within the free baggage allowance na 7 kilograms, yun ang maari mong dalhin sa iyong carry-on baggage. Kasi most of the time, ang mga airlines ina-advise nila sa carry-on, dalhin mo ang medicines mo that is good for the duration of the flight, and then the rest you can check it in. So yun yung options mo. Yun mostly ang ina-advise ng mga airline company. So to answer your question, pwede ba lahat sa carry-on baggage mo? Again, it will depend. Kung yan ay dry, basta within free baggage allowance, maari naman yon. At kung may liquid, ang liquid, good for the duration of the flight lang ang ia-allow nila. And then the rest, kung may mga liquid maintenance na gamot ka, papalagay nila yon sa check-in luggage. God bless you, Juanita, sa iyong flight papunta sa Canada. Mula naman kay Feifei, sabi niya, hello Miss Jamie, ask ko lang po if you have any info or news about the Cebu Pacific cancellation of flight Macau to Clark vice versa this month of June. Thank you. Hi Feifei, kamusta na? So far, ito lang yung nakuha natin. Last May 31, 2023, due to the Typhoon Betty. Ayan, so ang Cebu Pacific has canceled the following flights last Thursday pa ito, June 1, 2023. So DG 6047 at 6048 Manila to Coron, then Coron to Manila, DG 6066, 6067 Cebu to Coron, Coron to Cebu, DG 6031 and 6032 Manila to San Jose, San Jose to Manila. Sinabi po ng Cebu Pacific na they're offering flexible options, either free rebooking or travel fund to passengers who wish to postpone their flights to and from the following destination. So ito po yung nakaraang mga araw, June 1 to June 4, June 2 to June 4, ayan po yung mga places. June 1 to June 4, Kawayan, Coron, Japan, Fukuoka, Nagoya, Narita, Osaka, Lawag, Masbate, Naga, Taipei, to Gigarao. While June 2 to June 4, San Jose. So yan lang po yung update natin mula sa Cebu Pacific. Kindly check your email din kung ikaw ay may booked ticket sa Cebu Pacific just in case of any changes. Please subscribe to their social media so that at least you'll get updated din po for their other advisories. Mula naman kay Azil Monteron, sabi niya, Ma'am, yung maleta ko po dito, tinitimbang ko siya sa timbangan na pang 20 kilos na timbangan lang na kulay blue. Puntong ko po, yan, tanong ko po para makasure ako sa timbang ng maleta, kung same lang po ba yun pag nasa airline na ako, yung timbang ng maleta ko. Salamat po. Hi Azil, kamusta na? Okay, so when we talk about timbangan, supposed to be basta accurate yung iyong timbangan na ginagamit, maaring kapareho na yan ng
timbangan na gagamitin doon sa airport. Pero dahil there are times kasi may mga timbangan na may yung pwedeng magkaroon ng adjustment. So ako, when I actually weigh yung aking mga bagahe, nag-aalat lang ako ng plus or minus 1 kilo. Bakit? Kasi just in case lang na, alam mo yon, mas mababa yung timbang doon sa airport. So at least hindi ako mag-over or mag-excess baggage. Pero katulad ng sabi ko sa'yo, pag accurate ang itimbangan mo, then it will be the same as the airport. Pero kung sakasakaling may discrepancy ito, then tendency is maaring yung bagaheng tinimbang mo, halimbawa 20 kilos, baka pagdating sa airport maging 21 kilos or 21 plus. So ako, ang ginagawa ko, halimbawa, ang timbangan ko sa bahay nakalagay, di ba, halimbawa ang limit ko ay 23 kilos, ang gagawin ko doon sa timbangan ko sa bahay, mga hanggang 22 kilos lang ako. Or 21.5. Hindi ko siya sinasagad ng timbang kasi just in case nga hindi accurate ang sukat ng aking timbangan doon sa airport na timbangan, then at least hindi ako ma-charge ng excess baggage fee. Mas madali kasing magdagdag kesa sa mataas na yung timbang ng bagahe mo sa bahay pa lang, may possibility yon na baka mas mataas yung pagdating sa airlines. Yon. So yun yung mga best practice when it comes to pagtitimbang ng ating bagahe. God bless you, Azil. So make sure na wag mong, kung ano yung pinakalimit ng inyong bagahe, mag-allowance ka lang ng at least less than 1 kilo para at least, or less than half kilo, so that at least hindi mag-exceed ito pagdating doon sa airport. Mula kay Irene May Simpa, sabi niya, "Hi Miss Jamie, good day lang po. I have coming flight this coming June by PAL. Galing po ako ng Riyadh to Manila, Manila, Iloilo. Ano po ba ang meaning na nasa ticket ko Manila to Iloilo may plus 1 day sa itaas? Salamat po sa sagot." Hi Irene, kamusta na? Ganito, kung sakasakali magbigay tayo ng example date para mas malinaw ang aking explanation. Kung sakasakali ang dating mo sa Pilipinas ay June 10 galing sa Riyadh, right? So kung dumating ka sa Pilipinas June 10, Manila, Riyadh to Manila, pero ang dating mo, let us just say, dumating ka dito ng mga 10 p.m. na. Ayan. So, ang magiging flight mo, halimbawa Manila to Iloilo, maaring, halimbawa, aalis sa airport ng 11 p.m., pero ang lapag na niya, doon sa Iloilo, I let us just say 1 a.m. So magkakaroon ng plus 1 day, ibig sabihin nun ay ito ay kasunod na araw na. Yun. So I hope that's quite clear, Irene. So it means it's the next day na yung arrival mo from the date na nag-depart ka from Riyadh or from Manila doon sa final destination mo na Iloilo. Kaya may plus 1 day siya. From our viewers, ang kanilang mga feedback mula kay Marites, sabi niya, "Thank you Miss Jamie once again, very informative ang videos ninyo, kakatulong ang info last year September 22. At ngayon, nagta-travel na naman kami soon kaya palagi akong nanonood sa helpful videos mo." Thank you, Marites. You are most welcome. From Thailand, Tripur, thank heavens you speak English. Why are they keep changing the entry requirements? Philippines is the only country that's still doing this. I guess they are scared if another outbreak happens. Great channel, by the way. I'm subscribed. Hi, Thailand Tripper. Thank you so much for subscribing. You are most welcome. And looking forward to the other videos that I have will definitely help you out.
And if you find this video helpful and informative, please click like. And I'm inviting you to subscribe to my channel. Follow nyo na rin po ako sa FB at TikTok account. Saan man po tayong dako ng mundo, taas noo tayo'y mga Filipino. May God bless you. I'll see you in my next video.